So, paano yun? Araw-araw ko naghahanap ng ride. Oo, sir. Ginext ko yung visor ko. Sabi niya walang matatawa. Oh, Anshi, ilang tao lang. So kailangan nyo pa din talagang pumasok. Kailangan pa din pumasok. Diyos ko, talagang wala akong sinakyan. From UST, sir, talaga. Naglakad po ako. Diyos ko. Merong dumaan na parang drive-by. Uh-huh. Kaso hinaram din kami. Kasi nga daw, sabi ko, ito yung ID ko. Sabi ko nun sa ano. Na health worker ka? Health worker po ako. Pakialaw na lang kasi galing pa ako ng duty. Sabi ko ganun. Hindi niya ako inalaw. Ma'am, kasi itong sinasalan yun na drive-by, hindi po pwede. Galing pa akong duty, mahiling matay na ako. Sabi ko ganun. Mabuti na lang may angel. May angel. Nananagana sa akin. Sabi niya, doon sa Welcome Rotonda, may nag-drop na, ano, na parang naka-kotse. Sabi niya, nurse ka ma'am. Sabi niya, oo, nurse ako. Sabi niya, halika na kasi pupunta akong Marikina. Kanina nga, dami ko nakikita naglalakad ng mga, ano, naka-scrub suit. Naka-scrub suit na. Iba nga na gumigising, may kilala ako gumigising ng 2 oras, 3 oras bago yung duty kasi maglalakad pa daw siya ng 1 oras. Ang imbis na itulog mo na lang, magpahinga ka. Kaya din yung ibang nurses madaling mahawa eh, di ba? Yun. Kasi yung katawan nila bagsak. Bagsak na. Ako makikiusap ako sa visor ko kasi 3 straight akong 12 hours na yun. Kung papasok ka pa, ganito ganyan. Ay, ang ginagawa ko na lang dun sa gate mismo, malapit saan, hugas, before ako papasok. Mag-ano na, nandito maliligo na. Maliligo ako sa labas po. Ganun lagi yung mindset namin. Ano na lang yung mga pasyente nandun naka-admit. Wala eh, tawag ng tungkulin na. Sino ba? Ano pag wala kayo nasasakyan pa uwi? Maramihan po naglalakad. Pagod ka na nga sa duty, maglalakad ka. Hindi na po makakulit. Delikado. Actually, may mga nasasalubong ako minsan ng mga nurses. Professor. Magkakilala ako, taga Marikina pa siya. Maglalakad pa siya hanggang Cubao.
Kasi doon may bus. Oh, online yung pick up eh, di ba? Ako na lang bukas ng pinto para hindi mo na siya. Ay, hindi na, okay na. Sige na, bigay mo na lang dun sa mga ano. Okay lang ako, hindi na. Bigay mo na lang. Thank you po. Bigay mo na lang sa mga naman. Okay, sorry anong hintay ka. Everyday niyo po ito ganyan? Oh, since last week. Buti nga po may mga ganyan po eh, kasi sobrang hirap po siya. Iniisip pa lang maglalakad na lang ako po. Kasi... Ang problema po ito ngayon, yung pa-uwi. Ayun nga. Pati nga, ilang araw kayo dapat hindi ma-delay? Dapat po talagang walang skip. Ah. Pag sinabi ng doktor na 3 times. 3 times talaga. Taga saan yung iba mong nami-meet na nagda-dialysis doon? Yun nga po, isa doon yun eh. Sabi niya, hinabol niya daw yung last bus. Eh, syempre... Last bus? Sa, last week? Nung nag-lockdown? Nung nag-lockdown. Kasi baka nga daw hindi siya makaabot. Tinakbo daw niya. Eh, ang hirap po sa aming tumakbo. Kahit nga maglakad ng matagal eh, di ba? So, iniisip ko, hinabol niya. Kasi sabi niya, hinabol niya. So, hirap na hirap siya nun. Okay naman na siya ngayon? Okay naman po, pero nakastay siya doon sa... Paano yun, no? Wala kang pera. Sa labas na lang sila na... Tsaka bawal din po sa loob, sa taas ng center ka mag-stay. So kung nga mababa sila sa labas. Ano mo pakiramdam? Nakakahilo? Okay na. Masakit po yung puso kasi karamay na pala. Saan dito? Sa kapal. Dalawang karay. Yung karay.
para yung may kasing lakot po na, alam niyo yung loob ng ballpen? Yung mismong nilalagay ng tinta? Yes. Ganun kataba yung karayom. Kasi dugo, lahat ng dugo mo halos diba lilinisin. So dapat mas mabilis yung flow. Eh dalawa po yun. Isang palabas, isang papasok. Okay. Saan? Dito? Naman. Saan naman? Ah, wow! Tingin ba? Sino po bang makita yung dialysis? Ay, hindi, sigo okay na. Hindi ko kaya. So ba yung loading, unloading? Baka pwede na dito. Sige. Sige po. Okay. Text na lang bukas. Okay po. Sige. Thank you po. Bye-bye. Ingat ka. Pagaling ka. Safe, sir.